Ang biig na ito ay may dalawang ulo. Maniwala kayo sa hindi totoo ang nakikita ninyo. Nahihirapan siyang tumayo dahil malaki yung ulo niya, times 2. Ito ang isa sa pinakabihirang hayop na makikita mo sa buong buhay mo. Dito sa Ilaya Kanasuhan Karkar, matatagpuan ang baboy na nanganak ng biik na dalawa ang ulo. Grabe guys, bihira lang itong mangyari talaga. Ang ganitong klaseng kondisyon ay tinatawag na bicephalic. Dito sa gitna, dalawa yung mata niya pero sa iisang ano lang. Yan, para sa isang butas pero dalawa yung eyeball. Dito sa kabila naman, normal yung mata niya at dito sa kabila, normal rin. Pero I think iisa lang yung stomach nila. Alas 12 ng tanghali nang manganak ang kanilang baboy at laking gulat nila na iba ang hugis nito. Maliban sa baboy, may ahas rin na dalawa ang ulo, pagong, baka at pati sa tao. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng hayop ay very interesting. Isa lang ang kanilang katawan pero dalawa ang kanilang ulo. Ibig sabihin, dalawang utak ang gumagana sa iisang katawan. At base sa aming mga naririnig, ang mga ganitong klaseng hayop ay fragile dahil mas weak sila sa normal na hayop. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang ito nakita sa personal at na experience. Kawawa, naaawa ko sa baboy. Ang mas mahirap pa dito ay ang pagpapadede. Maliban sa hindi sila makasabay sa normal na biik, kailangan silang bilhan ng gatas at kailangan ang dalawang ulo ang makakadede. At maliban dito, may nanganak rin na baboy na isa lang yung mata at eto yung patunay nila. So sa lugar na to, nangyayari ang mga kakaiba. Siniparate namin siya sa mga kapatid niya dahil hindi siya makatayo kasi laki ng ulo niya. At sabi ng karamihan, ito raw ay nagdadala ng swerte kung sino man ang may hawak nito. Normal naman ang inahing baboy. Nasa 0.001% lang ang makakaanak ng ganito. Para kang matamaan ng kidlat o di kaya'y nanalo sa loto. Maswerte man o malas, kailangan nating igalang ang paniniwala ng iba. Ikaw, ano sa tingin mo ang dala ng baboy na to? Malas o swerte? Para malaman ko, i-comment ang inyong sagot. At bilang tulong sa biik na yon, bibilhan namin siya ng gatas at ng mga kain. Sana magtagal pa siya kasi bihira lang ang mga ganito talagang pangyayari. Kaya bumiyahe kami para makabili ng pagkain at gatas ng biik. Pero nahihilo yung aming mga kasama. Nope. At syempre hindi mawawala ang ating mga solid fan. Ito yung may-ari ng biik.